Hey guys! Welcome back to my channel! Today's video guys, ipapakita ko po sa inyo yung mga requirements na dinala ko during my US Embassy interview kasi maraming nagtatanong sa akin or merong nagtatanong sa akin guys kung ano ba yung dinala kong mga requirements during my US Embassy interview. So, thank you so much sa mga nag-take time na manood ng mga videos ko before ako mag-interview sa US Embassy. I'm so thankful. So, shout out ko lang pala si Jeneline Traje, if I'm not wrong. Tsaka, yung, I'm so sorry, nakalimutan ko na yung pangalan yung isa pa. Hello sis, alam niya yan kung sino kayo. So, eto na yung ano, yung mga requirements na dinala ko guys during my US Embassy interview. So, since yung visa namin na expedite kami kasi nga sa case ng fiancé ko dahil sa health niya kaya na expedite yung K1 visa namin. So nung nag-send yung fiancé ko guys ng letter sa NVC, so once lang kami guys nag-request for expedite tsaka na-approve siya agad. So nung una pa lang parang ano na dalawa kami ng fiancé ko guys, parang merong doubt sa aming dalawa kung ma-approve ba yung expedite request namin or hindi. So, yun guys, nagpe-pray lang kami na sana ma-approve yung expedite namin para makaalis na rin kami ng Pilipinas. Mag-isang buwan talaga yung pag-aantay namin before ma-approve yung expedite namin. Kasi nga, dahil nga sa pandemic ngayon guys, kaya medyo natagalan siya. Wala kaming binayaran guys, kahit piso. Wala kaming binayaran nung nag-expedite kami. Kasi yung iba nagtatanong baka daw merong bayad pag nag-expedite. Huwag kayong mag-alala kasi wala kayong babayaran pag mag-expedite kayo. So, ayun. So, nung na-approve na yung expedite request namin, guys, mga within a week, finorward agad siya ng NVC dun sa US Embassy. Tsaka, yung US Embassy na nagbigay sa amin ng schedule kung kailan yung interview ko. Kasi nga, expedited yung visa namin, guys. Kaya, yung US Embassy, yung nag-schedule for our US Embassy interview. So, ayun. Kailangan mo ng magpa-medical before ng schedule ng interview mo. Kailangan mo na guys magpa-medical kasi 1 week before ng interview mo, kailangan hawak mo na yung result ng medical examination mo. So, ayun guys, yung mga pin-repair ko guys ng mga requirements nung nag-interview ako ng US Embassy. So, anyway, ayan guys, papakita ko sa inyo. Bumili talaga ako nito guys, yung clear book. So, ayan, as you can see guys, meron siyang pangalan, original document. So, bali tatlo nito yung binili ko. Bali isa, original documents, sa photocopy documents, tsaka yung isa sa proof of relationship. So, anyway, eto lang guys yung dinala ko kasi nga mabigat siya. Pagdalhin ko yung tatlo, kaya yung dalawang clear book ko, iniwan ko siya doon sa Manila, sa kapatid ko. Tsaka isang clear book lang yung dinala ko. Pero meron na akong sample dito guys. Ganito siya. Ayan, para makita nyo. So, ayan guys yung content niya. Yung original documents. Ayan, pakita ko guys sa inyo. Meron na siyang label dito. Dito yung, eto guys, gawa nyo siya ng ganito. Bili kayo ng sticky paper. Sticky paper ba tawag dito? Basta yung papel na maliit lang siya. Tsaka, eto yung ginawa ko guys. Ayan. Ganito siya. Eto yung NBI ko. Para hindi na kayo guys mahirapan. For example, pag nag-interview yung American Consul sa inyo, hindi na kayo mahihirapan. Kasi, dito na lahat. Eto NBI. Tsaka yung eto, birth certificate ko. Tsaka yung eto naman, birth certificate ng anak ko. Tsaka Senomar. So, sa Senomar, guys, kailangan kukuha kayo yung updated. Yung bago nyo lang siya nakuha. Basta updated siya mga or 3 months yung nakuha. Okay yun. Mas maganda yung pagbago nyo pa lang siya or 1 month before bago ng interview nyo. So, eto siya, guys, Senomar. Tsaka yung eto, fiancé, letter of intent to marry. So, nilagay ko lang siya dito guys if ever na
hingiin sa akin ng American Console. Tsaka yung eto, nilagay ko lang dito guys yung ano, certificate of ano ba tawag dito? Certificate of clearance nung nasa trabaho ako pag kailangan pag sakali na hingiin sa akin ng American Console. Tsaka yung eto, yung NOAA 2 ko guys. Yung NOAA 2, pero nakalagay dito NOAA 1. Pero NOAA 2 to guys, nung na-approve na yung petition namin. Tsaka yung eto naman guys, vaccination card ni Jazz. So yung original guys, hiningi nila sa akin. So wala talaga akong copy nun guys na ibigay ko dun sa US Embassy guys. Kaya yung ano ko lang sa inyo na kailangan, photocopy nyo talaga siya pag... For sure lang, baka kasi hanapin dito, katulad ni Jazz. Ngayon, nag-start na siya ng school niya dito. So, kailangan talaga i-photocopy nyo. Pero ako dati, hindi ko siya napa-photocopy. Tsaka, yung visa receipt nyo, yung original. So, yung eto, guys, bali, photocopy na lang to. Pero yung original, nung nag-interview ako ng US Embassy, yung original talaga dito, nakalagay. Then, eto yung... Eto naman, diba ano, dun sana kami ikasal ng Pilipinas. Dahil nga sa COVID, hindi natuloy yung kasal namin. So, yun lang, nilagay ko dito yung marriage license namin. Yung proof lang na if ever hingian ako ng American Console, nilagay ko siya dito. Tsaka, eto yung DS-160. Kailangan talaga to guys, DS-160 ng anak ko, nilagay ko dito. Tsaka, yung DS-160 ko, nilagay ko rin dito guys. Guys, yung laman ng ano ko, ng original documents na nakalagay dito sa clear book. So, yung isa naman na nakalagay sa clear book ko, guys, lahat photocopy, lahat ng dito sa original documents nyo, sineperate ko din siya kasi guys sa ibang clear book. So, nilagay ko photocopy documents, nilagay ko dito. Tsaka, nilagyan ko rin siya guys ng label. Or lang nahingian ka ng documents guys, photocopy documents yun guys, tsaka may ibibigay ka sa kanila. So yung next guys, ayan pa yung next pala, nilagay ko din dito yung proof of relationship. So yung dalawang clear book, iniwan ko siya dun sa Pilipinas, pero yung laman dala ko dito, kasi if ever na kailangan ko siya, hindi ko na kailangan magprint or gagawa pa ako ng panibago ulit. So, ayan, yung laman dinala ko dito. So, ipapakita ko sa inyo, guys. Eto lahat ng... Tsaka, eto pa pala, guys. Huwag kalimutan yung CFO. Ayan, yung CFO certificate. Eto talaga yung kailangan natin before ng departure natin sa NAIA International Airport. So, kailangan talaga natin to, guys. So, ayan, mag-video tutorial din ako nito kung paano kukuha ng CFO certificate para alam niyo. So, ayan guys, ipapakita ko na sa inyo. Ayan, eto na guys lahat ng mga documents or ng mga proof of relationship sa isang clear book na nilagay ko. So, yung nilagay ko dun, ano din siya guys, i-organize nyo din siya para hindi kayo mahirapan. Eto, yung, bali yung eto, yung mga screenshot ng video call namin ng fiancé ko. Ayan guys, mga ano to, maraming, yan, mga ilang pieces din to. Eto siya, ayan, tsaka eto yung video call ng anak ko, tsaka ng fiancé ko, tsaka yung mama tsaka papa niya kasi kinakausap nila yung anak ko tsaka yung anak din ng fiancé ko tsaka ako na nag-uusap kami tsaka ayan guys. So, ayan guys yung mga nilagay ko sa proof of relationship. And next guys is remittances. So, ayan guys. Hindi ko napakita sa inyo. Ayan, basta ganito siya. Then, ayan guys yung conversation, eto conversation namin ng mama ni, ng fiancé ko, tsaka yung kapatid niya. Then, mga pictures, kailangan nyo yun. Yung pictures nyo during first, second, and third visit. Pero hindi ko sinasabi na ganyan talaga kasi yung fiancé ko guys,
pumunta siya ng Pilipinas 3 times. Kaya lahat ng mga pictures nilagay ko dito, or hindi naman talaga lahat, pero yung nilagay ko dito yung pictures naming dalawa during first visit. Ito siya guys, during first visit namin, saka nilagay ko yung petsa dito, kung kailan to, kung saan kami pumunta, or saang lugar to. So, ayan, kailangan i-include nyo siya, guys. Ayan, katulad nito, ito yung first day na dumating yung fiancé ko. So, ayan, nakita sila ng kapatid ko, tsaka yung brother-in-law ko, tsaka yung anak ko. So, ayun, may picture ako, tsaka nilagay ko na, ayan, nag-dinner kami. Kasama ko yung kapatid ko, tsaka yung brother-in-law ko, tsaka nilagay ko yung date kung kailan. So, kailangan talaga yun, guys, na i-ano mo siya, ano talaga siya detailed, para wala nang daming tanong sa inyo yung American Consul. So, nilagay ko siya dito, first visit niya, tsaka yung second visit niya, eto, nilagay ko dun during ng engagement namin. Engagement picture namin, nilagay ko, tsaka kung kailan yon. Kailangan talaga guys, lahat ng proof of relationship nyo guys, kung meron kayo, ilagay nyo na guys, para hindi na kayo mahirapan. Eto naman guys, during third visit ng fiancé ko, pumunta kami ng Cebu. Nung kumuha kami dun ng LEO, yung legal capacity to marry. Ayan, nilagay ko lahat dito kung ano yung, kung saan kami pumunta, anong date yon. Ayan, lahat guys, tsaka meron kayong support guys, yung receipt nyo. Halimbawa, pumunta kayo ng restaurant, kailangan yun, ilagay mo yung receipt dun guys. So, yung ginawa ko, di ba yung nilagay ko dun, first, second, and third visit, yung mga pictures naming dalawa. So, yung ginawa ko, yung mga receipts namin during first visit nung kumain kami ng restaurant, or yeah, yung mga ganyan, yung mga resibo ng hotel. Ayan, nilagay ko siya dito, guys. Eto, first visit receipts. Tsaka, nilagay ko din dito, second visit receipts. And third visit receipts. Yun yung nilagay ko. So, since eto kasi lahat to galing sa fiancé ko, bali sa ano to, sa card niya, kaya sinend niya sa akin, tsaka kinrinshot ko siya guys, para hindi na ako mahirapan. Ayun guys, basta lahat ng mga ano nyo, ng mga kailanganin nyo, ilagay niyo siya guys sa clear book, tsaka lagyan ng label. Yun talaga, wag niyong kalimutan, para hindi kayo mahirapan sakali hingiin sa inyo ng consul. Meron nang nakalabel doon, hindi na kayo hanap ng hanap doon sa clear book nyo kasi nakalabel na siya doon. So, hindi na kayo guys mahihirapan. So, ayun guys, yung mga requirements na dinala ko during my US Embassy interview. So, ayun guys, marami kasi guys nagtatanong kung ano daw yung mga tinanong sa akin. So, yun lang guys, sinabi ko sa inyo kasi yung iba na hindi pa nakapanood ng video ko. So, yun lang guys, saglit lang. Mga ano lang, mga basic questions lang yung mga ano, tinanong nila sa akin, kung saan yung fiancé ko nakatira, ilang taon siya, ano yung trabaho niya, ilang years na siya sa trabaho niya, kung pupunta ka dito, ano yung address mo, yun yung mga ano, mga tinanong sa akin ng US Consul. Tsaka straight to the point lang kayo guys pag or tinanong kayo ng American Consul. Wala nang maraming kung ano-ano pa yung sinasagot nyo guys. As in, straight to the point lang talaga. Then, if ever na pinapa-explain niya kayo, yun din yung time na explain nyo. Pero wag masyadong mahaba. Then, after nun, nung sinabi na sa akin na approve na yung visa ko, binigyan ako ng isang pamphlet yung maliit. Tsaka dun yung instruction na, ayun, antayin mo siya after 3 days. Tsaka yung sa akin kasi, exactly 7 days na receive ko na agad yung visa namin ng anak ko guys. So, yun, napakasaya ko kasi okay na siya. Then after that, ano na ako guys, nag-appointment sa CFO. Then, mabilis lang guys, mabilis lang yung tanong sa akin ng counselor. Sana makatulong din to sa inyo, yung mga hindi pa nakapag-interview ng US Embassy. Yung sa mga K-1 filer dyan, alam ko until now,
Ang dami pa rin nag-aantay kung kailan yung schedule ng interview niyo. So, ayan guys, pray lang tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa kasi dati, ganun din ako. Minsan parang gusto ko nang mag-give up guys, pero yun, huwag lang mawala ng pag-asa. Pray lang tayo na sana maging okay na. Kasi nung time din yun, kinakabahan din ako baka kasi mag-lockdown na naman. Pero thanks God kasi andito na kami ngayon. Sa merong mga may tanong dyan guys, huwag kayong mahiya magtanong sa akin. Merong mga nagme-message sa vlog page ko. Tsaka binibigyan ko talaga ng time na makapag-reply sa kanila. Kasi alam ko na sa iba dyan, wala pa silang idea kung ano yung gagawin nila. So, ganun din ako dati. Wala talaga akong idea kung ano yung gagawin ko. Pwede kayong mag-message sa vlog page ko para makapag-conversation tayo. So, i-drop ko yung link sa vlog page ko para ma-message nyo ako. Yung sa mga nagme-message sa akin, gusto ko talagang matulungan din kayo. Sinong time din na wala akong alam. Ayan, nagtatanong-tanong din ako. Tsaka, ayun, thank you so much talaga yun kay Sis Bella. Sana okay na sa'yo, sis. Kay Sis Bella, sana approve na yung expedite request mo, sis. Sana okay na sa inyo lahat ngayon. Then, thank you so much din kay Thor Chandler Channel, kay Miss Marian. Pag nanood ka rin, sis, or hindi, thank you so much. Kasi siya din palagi yung tinatanungan ko. Sobrang bait niya talaga. Every time na nagtatanong ako sa kanila, nagre-respond talaga sila sa akin. So, thank you so much to all of you guys. Thank you sa time nyo, sa pag-reply ng mga message ko. So, at this time ko rin na gusto ko rin matulungan yung K-1 visa filer na hindi pa nakapag-interview. So, ayan guys, that's all for today's video. Thank you so much for watching and I hope that everyone is okay and keep safe everyone. Thank you so much. Bye. God bless. Mwah.